Ano mo nalang yun? Pag tapos na yung pelikula, eh paano pag hindi ko binili yung movie? Eh, mag-aaway tayo kung ano yung bibili ko, mga pinakas yung kinukuha ko eh, di ba? So ako, I'll just into it na talagang in every single details from the beginning to ending na maganda yung pelikula. Andun yung lahat ng playboards ng erotic, actingan man yan, tumblingan man yan, basta yung ending maganda. So nakialam talaga ako, yun. And mother, dito sa tagal mo sa genre ito, sino sa kanilang tatlo yung nakikita mong another Ines Veneracion? Na matapang sapag-sapag, sexy pero magaling umarap. Hazel Espinosa. Character niya, Hazel Espinosa, higaman sa ano, parang si Rita Magdalena, si Julia, si Ines Veneracion, parang si Francesca, si Apple, parang Hazel, malamya pero palaman. Ayun. So nakikita ko, yun yung karakter na pinagsama-sama ko dito sa kabayo. Walang Marinela. Walang Marinela mo rin ka. Walang Marinela. And for the last question. Ayaw ni Benny and Daya. Ayaw. Ayan for my last question. Sa mga boys, sa tingin nyo anong klaseng kabayo kayo? Sa movie na ito. Paolo. Ring Angelo. Palibawan ng Hineni sa kabayo. Wow! Hindi ko po alam, hindi ako malam sa mga kabayo. Pero isa lang nasabihin ko, yung magiging kabayo ng buhay. Ay! Grabe! Ano yung higitan niya, Nico? Bilang baguhan. Ako yung klase ng kabayo na maaasahan anumang oras. Bilang masasabi ko na lagi present. Yun lang siguro. Sa ente lang si Pangalan. Kabayo. Red Horse Stallion. Wow. Yun na. Thank you and congratulations, Andy Brown. Thank you. Oh yeah, next na magtatanong sa atin ay si Benny Anaya. Kay, unang tanong kay nanay. Ay, anak niya. Hindi ka ba kinakabahan na merong isip mag-produce ngayon ng mga ganitong mga klaseng film? Ay, matindi ang competition ngayon, nani? Alam mo yan. Ay, hindi na talaga ako kinakabahan. Sa nakikita ko, sa trending ngayon, sa trend ngayon ng Viva Mas, plus na nakita ko si Huawei, siya dapat nagkabahan sa puging ito. Diba? I mean, hindi ako kinakabahan because this is, I mean, it's about time na gagawin namin yung collaboration namin dalawa na saan magtuloy-tuloy. Kasi yun diba sabi ko ha, nakialam na ako, nagpaalam naman ako kay Direk Gian Franco, Direk, pwede ba natin gawin yun. Pinatayagan naman ako and I think in-extend naman nila yung good service ko doon sa project, sa film. Ang kabayo ba na ito ay based on your total life experience? Sa akin? Alam mo, ako, ang logically speaking, kung bakit kabayo, ang dami kasi kumakabayo ni Julia dito. So, itong kabayo dito nag-explore, lahat sila nagkakabayuan. Hindi, sa'yo muna, kasi bago sila, mamaya may tanong din sa kanila. Sa panahon mo ba, na-experience yung kabayuhin ka din? Ay, ang dami! Ang dami nagkakabayo sa akin, mga sexy star. Ay, ito ang name dropping, ano? Nanay! Ayoko! May sikat pa nga eh! Ayoko na! Ayoko! Buhay nila yun! Diba? Ha? Siya! Siya! Ay, hindi ako study sa movie na sa... Wala! Kay Chirchian yung story! Basta maraming kumabayo din sa akin. Yun lang, noon. Nung sexy pa ako. Ngayon wala ka ba? Ayoko na! Matanda na ako! Kay Julia, napaka nag-intriga ko ba dito? Sobrang bongga kong sumagot pa naman. Julia, na-experience mo na mo makabayo for sa totoong buhay? Animal or tao? Animal. Bakit? Bakit ka sa animal? Hindi pa kasi ako nakakasakay ng kabayo. Pero, maraming may gustong kumabayo sa akin. Ay. May politiko ba na kumabayo sa iyo? Wala. Businessman. Pag kinakabayo ka, may renta ba? Renta? Wala.
Basta mahal ko, basta gusto ko, di ba? Ang galing mong sumagot, sana sumigat yan, Julia, talaga. Thank you. Dito tayo kaya, no, kay Rico. Rico, hindi ka ba naninibago dahil yung mga kasama mo, mga palaban? Tapos ikaw eh, medyo, ano na, di ba? Hindi naman. So, paano mo i-adjust yung sarili mo dito sa mga baguhang makakasama mo na mga palaban? Sa akin naman, kung nalaman ko kung ano yung tamang gawin, ang maganda sa akin na mabilis naman ako makapag-adjust. I mean, siguro, nakakatuwa lang rin na ano, marinig yung sagot nila. Pero siyempre, as for me, as an actor din nagaganap dito, hindi pwedeng yung level ko na parang nagubulat lang ako eh. So alam ko yung kinakailangan kong i-adjust. And ayun na, pagka i-execute na lang, doon natin may kita. Pag napanood ba namin yung movie, magugulat, magugulat kami. For sure, kasi even ako nagulat ako. Pero, nagulat rin ako, pero at least nandun yung palaban natin na sarili para dyan. Kay Paolo, ayan, si Pao medyo literalist na pagpapasexy. Pao, ano pa yung mga hindi mo na gagawa sa mga pagpapasexy sa pelikula? Parang wala. Nagawa na lahat eh. Parang lahat na. Oo, siyempre sa tagal yun. Medyo matagal na rin ako nagsisexy, nag-stop lang. Ganyan. Pero na-experience mo ng mga bayo talaga. Kabayo? 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 Mga bayo? Kabayo? Sumaki ng kabayo? Hindi. Kasi dito sa pelikula, mga nga, sino mga kakabayo rin mo dito? Si Julia. Siya na yung mga kapag. Anong role mo pala dito, Paolo? Si Rain, isa sa mga... ang role ko, pang kakompetensya ni Conrad sa work. And then, may interest ako ni Julia. So yun, ganun lang yung parang may konting niya. Thank you, bigyan natin ng iba. Alright, ang huling na magtatanong bago natin natapusin itong ating story conference ay si Anne Venancio. Hello, good afternoon everyone, of course, to Nay Rico. Hey, first question ko kay Rico. Kasi, hi Rix. Hello, ikaw kasi parang talagang serious actor. What makes you yes in this project? Para sa akin siguro, I wanna discover more sa craft na ginagawa ko rin. And, yun, very confident naman ako sa binasa ko, sa sinabi sa akin ng handler ko, and sabi ko na mag-ready nga ako kasi ito, it's a big transformation talaga. So, may mga times rin na ano, nag-muni-muni rin o ano, pero pag sagot ko, as naupo ko ngayon dito, I mean, full-hearted siya, 100%, sige, game, may kilala ko yung sarili ko, may kita ko hanggang saan ako, and ayun, sinasabi ng utak ko at saka puso ko, nagkasundo naman sila na gawin ko to. Yan. So talagang ready ka na for sexy film? Yes. Paano it's a yes. Paano yung ano, preparation na gagawin mo? Wala, para sa akin, sarili ko lang naman kalaban ko rito. Eh. Kasi, di ba sa buhay natin, kung meron tayong isang pupuntahan na site or gagawin any situation, ang pipigil talaga sa atin is yung sarili natin. So ako, siguro, may pag-usap talaga ako sa sarili ko na pag nag-decide talaga ako to say yes, I mean, that's totally more than 100%. Tsaka wala naman akong kinakailangan yung kahiya at the same time. So sabi ko, tara, kaya to. Kay Julia, paano mo nasabi sa sarili mo na parang you can do it, yung like mga napapanood mo sa mga Viva Max? Siguro po dahil nagawa ko na po siya, no? Nagawa ko na po siya, napatunayan ko na rin naman po siya. At saka nandito na rin naman po ako, so kailangan gawin ko siya talaga ng maayos, maganda. Para maganda yung kinalabasan. Kasi yun nga po, hinanda ako ng talaga yung sarili ko para dito. Thank you. Kaya yun dito.
Nay, ano sa tingin mo yung dahilan kung bakit trend ngayon yung mga sexy movies? Diba before, puso na siya, tapos nawala, then na ulit bumalik. Eh kasi diba nung nag-pandemic, diba, lahat ng source ng mga movie producers, hindi nila alam kung paano nila gagawin yung mga project. Ngayon, pumasok si Viva Max, nag-experimental project siya, nagkabas siya ng platforms ng Viva Max, di ba? With, sugal din yun, yung kay Boss Nick, kasi di ba, subscription yun, hindi mo yun ma-ano kung may mag-subscribe. So, yun, nag-click, iniwan yung mga hulsa movies, yung mga malalaking production. Dito na uuso yung, di ba, before we had this pito-pito movies. So, ngayon, nag-start na tayo ng 5 days, 6 days movies na. Then, ang platforms na lang. But, it become easier. Kasi, ang ganda ngayon ng resulta ng Viva Max. Kasi, can you imagine, sa theater, isa lang yung mapapanood mo, magbabayad ka ng 340, 300. So, mas napapadali this time. Kasi, mag-subscribe ka lang monthly ng 149, mapapanood mo na yung, halimbawa, hindi mo na, kasi ang theater, 7 days lang. This time, pag mag-Viva Max ka, ang dami mo na movies all you can ka na, in 149 for 1 month. So, naging easy, nagiging helpful sa mga talent managers, and sa totoo lang, ayoko na nga mag-manage sa sexy star, di ba? Ayoko na nga sana nagpahulsam na ako, di ba? So, last ko na rin sila Ines Binarasyon, sila Rita Magdalena, he said, wala tayong hanap buhay ngayon. Biglang nag, ito na, sige, magsulputan na yung mga bold star dyan. So, nagpadalihan na ngayon, si Jojo Veloso na naman ulit yung contemporary ko. Ito na naman ako, pumasok na naman si Lynn Carillo, si 316. So, tapos na kami ngayon, nagpapahubad yung mga talents. Kaya minsan, nakukonsyensya na ako, pero wala tayong magagawa. Ito na yung hanap buhay ng mga artista. But, hindi ko nililimit dito yung mga artista na kung gusto niyo mag-stop on doing sexy film, na gusto niyo mag-transport into dramatic actress, go. Diba? Kaya sabi ko nga sa kanila, in college school, na diba, sexy star na huwag yung kahunin niyo na kaya nilang mag-uba. Kumakting kayo dahil ang dami natin mga sexy star na galing sa ang dami natin mga top caliber actress dito na galing sa pagsisexy. Diba? Luke Rosana Roses, Jacqueline Luce, napaka galing, di ba? So, yun, ini-encourage ko sila. Stepping stone lang yung pag-uubad, kumapit kayo, gamitin nyo yung learning process nyo, yung journey nyo na being a sexy star, magagamit nyo yun pagdating ng araw. Di ba? Prove it nyo.